Magandang araw mga kamamshi mga dabarkads, welcome back sa akin channel, shout out sa inyong lahat, welcome back sa akin channel, topic natin ngayon ay tungkol sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahirap ang pera, at konting ubo lang konting sipon lang kapag nagpa-check up ka asintomatic ka na agad, kaya naman para maiwasan nating magkasakit, atin ang tangkilikin ang mga halaman. Ibabahagi naman natin ngayon ay tungkol sa limang halaman na sikat ngayon sa mga tao, dahil sa taglay nito na makakatulong sa iyong problema sa kalusugan. Narito ating simulan. Ang mga halaman ay sadyang naging libangan natin ngayon pandemic, aminin man natin at hindi talaga ang malaki ang naitulong nito sa mga tao, lalo na ngayon hindi pa rin tapos ang problema sa COVID. Nahihirapan ka ba ngayon dahil sa iyong karamdaman na hika? Hindi ka makapunta sa mga hospital dahil baka mapagkamalan ka na baka may COVID ka, o dahil takot kang magpagamot kasi kapos ka sa budget, at wala ka namang pera para magpa-check up ka, kaya naman narito ang iba pang paraan para makatulong sa hika na nagpapahirap sa'yo. Dahil maaaring makatulong ang mga houseplant na ito sa iyong hika. Ang paggamot at pangangalaga sa asma ay nagkakahalaga ng bilyon sa isang taon. Ngunit paano kung mayroong isang abot kayang paraan upang mabawasan ang mga sintomas sa bahay? Narito ang limang halamang bahay na maaaring mapalakas ang iyong paggamot sa hika. Pinakamahusay na mga tip para sa mga nagdurusa sa panahon ng taglamig. Kung ikaw ay may hika o gumagamit ng mga houseplant para makatulong sa iyong paghinga, kailangan mong maging mapili kung aling mga houseplant ang pipiliin mo. Ang ilang mga houseplants ay mas epektibo kaysa sa iba sa pagsala ng mga nakakalason na kemikal sa hangin, ayon sa 1989 Clean Air Study ng NASA. Napagpasyahan ng pag-aaral na para sa pinakamainam na air filter, dapat kang maglagay ng hindi bababa sa isang halaman sa bawat 100 square feet ng bahay o silid na sinusubukan mong pagbutihin. Ang mga eksperto sa Plant Pet Club ay nagsabi, ang benepisyo ng ilang mga houseplants para sa hika ay hindi maaaring maliitin at sinusuportahan ng agham. Gayunpaman, ang mga may hika at allergy ay dapat na iwasan ang labis na pagpapatubig ng mga halaman, iwasan ang mga halaman na may pollen, at maging maingat sa fungus at amag na maaaring tumubo sa mga halamang bahay dahil ito ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Batay sa pananaliksik sa malinis na hangin ng NASA, inirerekomenda naming subukan ang limang nangungunang gumaganap sa aming air purifying jungle bundle upang ipilter ang mga lason mula sa maruming hangin, pataasin ang halumigmig sa isang komportableng antas at baguhin ang espasyo. Ibahagi na natin ang limang mahuhusay na halaman para sa iyong asthma. Una, Peace Lily. Iminumungkahi ng pananaliksik ng NASA na ang Peace Lily ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin ng 60% sa pamamagitan ng pag-neutralize ng benzene, formaldehyde at carbon monoxide. Higit pa rito, ang halaman na ito ay maaaring mabawasan ang amag sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga spores at pagpapalit ng mga ito sa pagkain. Ilipat ang halaman na ito sa isang mainit at malilim na lugar tulad ng sa lababo sa banyo, sa hapagkainan o sa iyong kwarto. Pangalawa, sari-saring sansevieria, halaman ng ahas. Ang snake plant ay perpekto para sa mga may hika dahil sumisipsip ito ng mga lason tulad ng formaldehyde, nitrogen oxide at benzene. Ang pinakamagandang bagay sa halaman na ito ay talagang mahirap patayin, kaya hindi ito nangangailangan ng labis na pagmamahal at atensyon. Gusto nila ang maliwanag, hindi direktang liwanag, init at dapat dinidiligan tuwing tuyo ang lupa. Pangatlo, Dracaena marginata, punong dragon. Ang tatlong kulay na dragon tree na ito ay lubos na inirerekomenda para sa mga pasyente ng hika. Inaalis nito ang benzene, formaldehyde, xylene, at trichloroethylene mula sa hangin, na nagpapaganda ng kalidad. Ang mga halaman na ito ay maaaring tumaas ng napakataas, kaya magsimula sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang malilim na tabletop. Siguraduhin hindi ma-overwater ang halaman, iyon ang pinakamabilis na paraan upang patayin ang halaman. Pang-apat, Chlorophytum, halaman ng gagamba. Maaaring alisin ng spider plant ang airborne irritant sa 75% rate ng pag-alis, kaya hindi maraming lason ang mabubuhay sa iyong tahanan kasama ang halaman na ito. Gayunpaman,
ang halaman na ito ay nangangailangan ng kaunting pangangalaga at atensyon kaysa sa iba dahil mabilis itong malalanta kung hindi ito nakakakuha ng tamang sikat ng araw, tubig at init. Panglima, Golden Pothos Devil's Ivy. Ang tahimik na halaman na ito ay kayang tiisin ang kaunting liwanag, halumigmig at init, kaya madaling panatilihing umunlad. Ang Devil's Ivy ay mahusay din para sa pagpapagamot ng hika dahil maaari nitong alisin ang mga nakakapinsala at nakakalason na pollutant at mataas na antas ng alikabok. Sa karaniwan, 3 tao ang namamatay araw-araw sa UK dahil sa atake ng hika. Maaaring karaniwan ang problema sa paghinga na ito, ngunit maaari pa rin itong mapanganib at kailangang gamutin. Ang mga inhaler ay itinuturing na pinakamahusay na paggamot sa hika, ngunit maraming iba pang maliliit na bagay na maaari mong idagdag sa iyong pamumuhay upang mapabuti ang mga sintomas. Ang mga houseplant ay maaaring umayos ng kahalumigmigan at mapabuti ang panloob na kalidad ng hangin na ipinakita sa ilang mga tao upang mapabuti ang mga sintomas ng hika. Mga houseplant at bulaklak na nakakapagpalakas ng tulog. Ang mga houseplant ay nagpapasaya sa isang silid, nagdadala ng kalikasan sa loob ng bahay at naglilinis ng hangin, kaya gustong-gusto ng mga tao na maglagay nito sa bahay. Iisipin mo na ang kalidad ng hangin sa iyong tahanan ay mas mahusay kaysa sa isang maruming lungsod o sa masikip na pampublikong sasakyan, ngunit maaring hindi iyon ang kaso. Ang koponan sa Plant Pet Club ay nagsabi, ang pamumuhay sa isang matipid sa enerhiya, modernong gusali ay maaaring magkaroon ng hindi sinasadyang mga epekto. Ang isa sa mga side effect na ito ay mas kaunting airflow, na nagbibigay daan para sa panloob na polusyon ng hangin na bumuo at magdulot ng mga isyu sa kalusugan tulad ng hika o sick building syndrome. Sa katunayan, ang mga solusyon sa paglilinis, sintetikong materyales sa muebles, at pandikit sa sahig ay maaaring magdala ng mas maraming kemikal kaysa sa inaasahan, na bumubuo ng hanggang 70% ng polusyon sa hangin sa loob ng bahay. Walang lunas para sa hika at maraming mga pasyente ang gustong iwasang umasa sa mga inhaler hanggat maaari, gamit ang mga natural na remedyo upang mabawasan pa ang mga sintomas. Isang paalala, ang mga halaman na ito hindi tinuturing na gamot, mas maganda na kumonsulta muna sa inyong mga doktor bago ito subukan. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Salamat sa inyong suporta sa akin channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa akin ibabahagi kong kaalaman.